Ay naku, ay naku, mulaklaka ng balugo, mulaklaka ng malugay, ikaw ay hawag maingat. Mulaklaka ng tangi, mulaklaka ng hawaan. Kailangan ba natin gumawa ng bago? Sa tingin natin na mahirap na nating buhayin, palakasin ang lupa at marami pang kailangan. Baka ba tayo pahapon na? Itutuloy pa rin natin. At ang ating mga pari at bishop na dito po, sa loob na tupay nino ng kanunuo. Sa pangalan ng Ama, Maraming salamat po sa hapong ito, hanay ng aming lalawigan sa Occidental Mindoro. Palakpakan po natin sila sa pangungunan ng ating former honorable mula Palo, Amambura, Paloan hanggang Abra. Pagkakilala ko po yung tribong Iraya mula sa Puerto Galera. Tribong po sa Namasan. Tribong sa Boy. Ang nilayawin ay, ayan, nandiyan din ang magkakadikit. Padag, ano no? Para sa pagkakilala sa atin ng iba't ibang grupo ng Occidental Oriental Mindoro. Natutuwa po ako at nagkasama-sama tayo dito na magkasama ang mga tribo ng Oriental at Occidental. At sa lahat po ng nandito, ang Impralo, pagsusukat, pagsusunday, ay ipapailalim na di office po sa Episcopal Commission of Indigenous People ay patutubo. So, marami pong salamat, Father Gabby, palakpakan po natin dyan. Asinaway, kanta mablaki! Yung ECIP na itatag yan para sa katutubo. So lahat tayo, gagawin natin ang ating responsibilidad sa karapatan ng mga indigenous people para magkaroon tayo ng ancestral domain. Wala na po kung ibang asahan ko nito makita sa pagtatapos ng ating pagpupul na tayo ay may bubuong pinagkaisahan. Kailangan ho natin magkaisa para po maging successful. Ng mga anak o ng mga po sa lahi. Yung panukala po na House Bill 9608, problema doon yung tao na nagpapatakbo. Lahat ng tribo o yung tanong tinitan mo doon ay may ugnay. Ang paglabag sa komunidad. Kung ano nga ang mga balakid, pagkaisahan. Alam natin yung hirap na pinagdaanan. Itong pagpupulong na ito ay ginagawa para mapalakas ang ugnayan ng mga IPO, IPS, IPMR na Oriental and Occidental Mindoro. Para ipagtagumpayan. House Bill 9608. Kailangan na mabuo na tayo. Minalais natin na magkaroon ng kasunduan, resolusyon, kahayan ng paninigan, pagtutol. Pagtinawak. Maganda umaga sa ating lahat! Pero ngayon, magkakaroon ng ulat ang bawat dalawang lalawigan. Ulat ng Oriental Mindoro. Ng bawat leader, barangay, IPMR, financial support. Dapat po sana ay pagpapatid dulo at mission po ay ang pagkalag ng mga muslim sa mga dokumento. Wala po masyadong kralin yung NGI at sa kayo. Ang problema ay magulang bagay ng mundo. Walang malinaw na ugnayan ang mga IPMR at hihingan ka ng libon-libon piso patatakwilin. Ganyan po. Kapag patuloy ang ating sukat, ang ating panunoo dito sa tatlong bayan. Kailangan mabuo kami para sulong ang kaunlaran ng katutubo. Ay pakita natin ang pagkakaisa natin. Alam natin ano ba yung batas na nakasagasa. Kasolusyonan yan. First offense, second offense, third offense. Masuhan nyo ng province kung pang pumapago, kung sino ang may malaking halong. Ano po yung naging action? Para tama ang solusyon, validin natin, may mintes tayo sa ating solusyon. Yung karapatan ay may natatami. Wala pong malinaw na espesipikong kwalifikasyon maliban sa kayo ay katutubo, Pilipino, nasa tamang gulang. Kung ang isla ng Mindoro ay mayroong maiisusulong na pwede para maging commissioner. Kami naman po sa anin ng Philippine Army ay lagi po kayong tutulungan. Ano, sabot po namin kakayahan. Ang ating po mga katutubo ang mas dapat na makinabang
bilang mga tribo, walang bias yung pamumuno. Pag si Bishop, isa po magandang pakanggalik. Ay, Miss Pupa, mayanan na. Ang tupanggap. Ay, Bishop, ano yung good practices niya sa kanya mga katutubong kapatid? Majority ng mga tao doon ay katutubo. So, iilan lang yung hindi katutubo. Challenge dito ay mga development plan para isulong nila yung ano yung mga proyekto tungkol sa kabuhayan. Pag marami kayo, yung kailangan ng mga katutubo, lalo na sa pangkabuhayan, lalabas doon sa barangay development plan. Ano po ang magiging ambag ng organisasyon namin doon sa House Bill? Bibigay po or pagtulong doon sa pagkakilandan? Yung Episcopal Commission on Indigenous People, Paglipi, saka yung LRC, PNPI, yung delikado doon sa House Bill 9608. So ipapalabas namin doon sa aming Facebook account ng ECIP. So ginagawa po itong batas para amyendahan ang IPRA. Nakikita po natin na walang pangangailangan na baguhin o amyenda ang IPRA. Tagok sa mga katutubo pag wala tayong naging aksyon. Ito yung kalagayan ng lupay ni Nono. O, labing apat yung ating lupay ni Nono sa Oriental Mindoro lamang po. Ano? Aprobado na, nakanti. Ating-atin sa Oriental, yung limang po. Yung limang po sa Occidental, halos 6 na kilo, 5 kilo. May bigas po, may dilata, may pamik. George. Sama kayo, pwede. Pero mahawak. Pinanap na asimbiya, no? Compress, kung ano yung kapata. Okay. Thank you. Okay. Yun yung kailangan natin. Officer? And we look forward to partner with you and the indigenous people communities. Yun lang po, at babalik po tayo mamaya, ha? Dos, matagal yata. Dalawang uros na kain. Matagal yan sa inyo lahat. So. Ay nagkasundong bumuo ng resolusyong pagtutol. Ganap sa Sitio Banamba, Barangay Binri, Bayan ng Bulalaka, Lalawigan ng Oriental Mindoro. Sangayon na! Maraming salamat po. At sana hindi po ito ang katapusan ng ating ugnayan. At sana ito po ang maging simula muli ng sa ganun mabuhay natin at mapalakas pa natin pamahal ng mga POs, IPS, IPMR sa probinsya ng Occidental Mindoro at ng Oriental Mindoro. So, sa ngalan po ng Episcopal Commission on Indigenous Peoples, maraming salamat po. Ang pasalamat ang iyo, Apo Diyos, ituloy ang indak mo ang tiyempo ang maamo kami ni Mabalem, ang Duma-Duma, ang tribo ni Mangyang, ituloy, nawatan mi, paralan mi, ni Yeso Cristo ang ipapalayan. Sa ngalan mo, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. So palakpakan po natin ang ating mga sarili para sa pagkuloy natin sa isa-isa at ang pagkakaisa ng tribo sa Silangan, Oriental Mindoro.